Hello mga katek! Welcome back ulit mga kalibre JT. May gagawin tayong amplifier. Yung model number nito ay AB-502 USB. Pero wala siyang nameplate. Pero yung mga ganito, concert yung brand nito. Ito yung kanyang model sa likod. Wala rin. Model number lang yung nakalagay na AB-502 USB din. Malamang ito, imitation to. Tingnan natin kung ano yung naging problema. Check natin. Okay. Ang reklamo na may-ari nito ay distorted daw yung kabilang channel. Tingnan natin. Buluman natin. Ayan niya, distorted niya ito. Ang isang speaker lang yung ginamit natin. Kahit lakas ang auto, distorted talaga. Okay? Pero yung sabi ng customer natin, yung kabilang channel daw nito, normal naman. Try natin ilipat. Para malaman natin kung tama naman yung sinasabi ng may-ari. Yan, subukan natin. Ipat natin sa kabilang channel. Ito left channel to, ito yung right. Okay, tama naman yung sinabi ng customer natin na normal naman yung kabilang channel. Itong right channel ang may problema. Okay, bubuksan lang natin to para makita natin kung ano yung naging problema. Okay, nabuksan na natin mga kalibre JT. Pagka ganito mga distorted sound, mga pwedeng nagiging problema nito, pwedeng mga cold solder, o kaya may kinakalawang na parts, o di kaya may open na mga resistor. Yan yung mga pwedeng ilang gagalingan. Yung tutorial natin para lang po sa mga nagsisimula at para lang po sa mga baguhan. Yung mga marurunong po, pwede rin po kayo mag-skip. Dahil pang baguhan lang po katulad ko. No? Okay, yung pagka ganito ang magiging problema nga nito, kailangan na natin munang matrace kung saan siya nanggagaling. Yung ginagawa ko kasi dito para malaman ko, pagka wala mga kinakalawang na parts, para malaman ko kung saan siya nanggagaling, kung sa left ba o sa right, ganyan ko yung ginagawa ko. Yan, kung pagmamasdan yun, naka-USB pa rin tayo. Ngayon, para malaman natin kung saan tayo gagalaw dito. Ngayon, kung pagmamasdan yun, nasa likod nito, iniwan ko yung wire ng speaker ng ground, tapos ito yung positive. Itong positive na ito, ikakabit natin doon sa may mga emitter. Emitter lang yun. Dito lang sa resistor yun. Yan. Ito normal. Ibig sabihin, normal tayo dito sa left channel. Ito yung ating right channel. Yan. Doon lang sa mga resistor na kulay puti. Doon lang tayo magka-tap. Ibig sabihin, dito tayo may problema. Yan. Na kahit na dito tayo magka-tap niya, na distorted pa rin yan. Dahil galing lang din yan naman sa output ng speaker ng right channel. Galing sa mga transistor yon. Okay? Pinapaliwanag ko lang para may idea kayo para mas madaling matrace. Bali, na-trace natin kung saan siya nagkaroon ng problema. Bali, dito sa side na to. Ngayon, pagka susundan natin yung layout nito, papunta siya dito sa circuit na to. Yan. Ang ngayon, nahanapin natin kung may mga kinalawang na parts o mga sunog, pwede na natin matrace. Ngayon, kung wala namang sunog o wala namang kinalawang, iisa-isahin natin yung parts. Pero pagka ganitong may kinakalawang, ito na agad yung suspect natin, yung dalawa. Yung ibang transistor naman na hindi naman kinalawang. Ito yung ating papalitan yung dalawa na to. Yan. Kung makikita nyo talagang kinalawang na lang gusto. Yung mga resistor, medyo may kalawang yata itong 100 ohm. Yan o. Yung dalawa. Yan. Papalitan na rin natin to. Kasi kinalawang na rin. Pero iba, okay naman. Pagka ganitong malinis pa, hindi na natin kailangan hugasan to o laban. Pwede na itong tight paint brush lang o pwede natin linisin lang. Okay, pero papalitan muna natin yung nagka-problema. Yung dalawang transistor tsaka dalawang resistor.
natin. Ito yung dalawang transistor, 5401. Dalawang 5401 to. Yan. Yan, kinalawang na. Tapos may dalawang resistor to na kinalawang din. Asan yung isa? Tago pa. Okay, nasa ilalim siguro. Ang tago. Kaya ka. Okay, ito yung papalitan natin. Dalawang 5401 tsaka dalawang resistor na 100 ohm. Okay, kukuha lang tayo. Okay, tingnan natin kung talagang ito lang ang problema. Sana ito lang para hindi na rin tayo mahirapan. Pero pagka mga ganito may mga kinakalawang, posible na yan talaga ang pinanggalingan kaya nagiging distorted. Tapos dalawang resistor din na papalitan natin. Ito pang newbie lang ito, mga ka-WJT na. Yung sa mga master, alam na alam na ito. Yan, kahit na simpleng tutorial, may matutunan din kahit papano. Kung ngayon pa lang po pala kayo nakapanood sa akin YouTube channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell button para updated po kayo sa ating video. Okay, try natin. Okay, may problema kanina. Yan, okay na siya. Ito yung left channel. Yan, nag-normal siya. Yan, isang simpleng tutorial lang yung ginawa natin, pero kahit papano may napulot kayong idea kung papano natin nire-repair na mas madali. Okay, maraming salamat po sa panonood nyo.